Isa ang lechon manok sa putahing Pinoy na naging partida ng mga hapag natin tuwing may okasyon o kahit sa mga simpleng kainan lang, mga kasangkay. Tanda ko pa nga nung kabataan ko na parang napaka-espesyal ng kainan namin kapag nag-uuwi si tatay ng lechon manok. At sa kabila nga ng dami ng nagsulputang lechon manok sa merkado, ay isang pangalan pa din ang nangingibabaw, ang Andox Lechon. Gaya din ba kayo ng iba nating kasangkay na interesadong malaman ang kasaysayan ng Andox? Yan ang pag-uusapan natin sa video na to, mga kasangkay. Aalamin natin kung paano nagsimula ang Andox at kung sino ang taong nasa likod ng tagumpay nito. Pero bago tayo magsimula ay iniimbitahan kitang mag-subscribe kung bago ka lang sa aking channel at mahilig ka sa mga ganitong content. Pakiclick na din ang bell icon para lagi kang updated kapag nag-upload ako ng mga bago kong video. Nang mauso ang lechong manok o sa Ingles ay rotisserie chicken dito sa atin sa Pilipinas. Bigla ngang nagsulputan ang iba't ibang tindahan ng lechong manok nung mga panahon na yon. At isa, si Leonardo Sandy Javier Jr. sa sumakay sa kasikatan nito. Si Sandy Javier ang kilalang founder ng Andox at ang taong nasa likod ng tagumpay nito. Ngunit sino nga ba ang tao na tinaguri ang father of lechong manok? Panganay sa limang magkakapatid, si Sandy ay anak ng engineer at politiko na si Leonardo Javier Sr. o mas kilala sa palayaw na Andok, kung saan nga kinuha ang pangalan ng magiging sikat na brand ng lechon manok. Kilalang mayaman ang pamilya ni Sandy sa Leyte. Sa katunayan nga ay baka kilala nyo ang mga kapatid niya na sila George Javier, sumikat na komedyante noong 1980s, at ang miyembro ng Apo Hiking Society na si Danny Javier. Ngunit naging black sheep ng pamilya si Sandy at aminadong naligaw ng landas. Nagtrabaho siya bilang waiter sa Japan at naging TNT sa Germany kung saan nakapagtrabaho siya bilang tagapintura ng mga sasakyan. Ito ay sa kabila ng pag-graduate niya sa Ateneo de Manila University. Para sa mga kasangkay natin na di masyadong pamilyar sa TNT, ito yung nausong tawag nun sa mga kababayan natin na illegal alien sa ibang bansa. Kaya sila TNT o tago ng tago. Bumalik ng Pilipinas si Sandy upang makita sa huling pagkakataon ang noon ay nanghihina ng ama. Bagamat wala pa rin nangyayari sa kanyang buhay, ay ipinangako niya dito bago ito mamatay na magtatagumpay siya at gagamitin ang pangalan ng ama sa itatayong negosyo. At dito na nga magsisimula ang Andox, mga kasangkay. Nang isang araw ay mapansin ni Sandy ang maling paraan ng paglilitsyon ng manok nang minsang mapadpad siya sa Pampanga. Dahil dito ay nagdesisyon siyang magtayo ng sarili niyang stall ng lechon manok noong 1985 sa West Avenue sa Quezon City. Tinawag niya itong Andox na kinuha niya nga mula sa palayaw ng kanyang ama. Ngunit dahil nga sa kahirapan na nararanasan niya at ng kanyang pamilya noon ay nangutang lang siya ng 12 manok sa isang kaibigan para magamit sa itinayong negosyo. Pero natapos nga ang araw na 2 manok lang ang naibenta niya at dahil pumalya nga ang unang pagtatangka niya sa negosyo ay 1 linggong inulam daw ng pamilya niya ang mga natirang lechon manok. Bagamat hindi nagtagumpay nung una ay hindi nawalan ng loob si Sandy. Patuloy niyang pinag-aralan ang tamang timpla ng lechon manok hanggang sa makuha nga raw niya ang tamang timpla at lasa ng Andox na kilala na natin ngayon. Hindi ba naging matagumpay sa umpisa ay nagpatuloy pa din sa pag-eeksperimento si Sandy para sa timpla ng kanyang lechon manok hanggang sa makuha niya nga ang trademark na lasa ngayon ng Andox. Mula sa 12 manok at maliit na stall sa Quezon City ay napalaki niya nga ito hanggang sa nakakaubos na sila ng 80 manok kada araw. Pumatok nga ang timpla ng Andox sa panlasa ng mga Pinoy. Idagdag pa ang murang presyo nito at ang magandang pakikitungo sa mga customer. Nakilala din ang mga tindahan nito dahil sa takaw pansing kulay na dilaw at pula na mas madaling nakikita ng mga tao.
At para mapanatili ang pangunguna sa mga kakumpetisyon, ay nagpatuloy pa din si Sandy Javier at ang Andox sa pag-iisip ng mga bagong produkto na pwede nilang ialok sa kanilang mga mamimili. Ito nga ang nagbigay daan para magawa ang mga iconic din nilang produkto gaya ng lechon liempo, lechon bangus, doquito frito, pork charap at pork barbecue. Isa din sa dahilan ni Sandy kaya niya pinasok ang negosyo ng lechon manok ay dahil sa pangarap niyang magkaroon ng sariling restaurant. At natupad nga ito noong 2000s nang magsimula ang Andox na magtayo ng mga dine-in stores na nagsimula sa unang restaurant nila sa Boracay. Nagpakilala din sila ng mga bagong putahe sa kanilang restaurant gaya ng chicken barbecue, barbecue liempo, lechon kawali, crispy pata, pork sinigang, pork sisig, Bicol Express, Doquito Pops, at Doquito Burger. At kailan nga lang ay ipinakilala nila ang kanilang bagong putahe na lechon baka na meron pang hashtag na baka naman. Kayo mga kasangkay, maliban sa lechon manok, ano pa ang mga paborito niyong binibili sa Andox? Pakishare naman sa comment section sa baba. Sa ngayon nga ay patuloy ang tagumpay ng Andox na mayroon ng mahigit 300 tindahan sa buong bansa. Nakakabit na nga ang pangalan nito kapag lechong manok na ang pinag-uusapan. Bagamat naging black sheep ng pamilya at nakaranas ng hirap, si Sandy Javier na ngayon ang pinakamayaman sa kanilang magkakapatid. At dahil nga sa tagumpay ng Andox ay binansagan din siyang father of lechon manok ng bansa. At gaya din ng ama ay pinasok din ni Sandy ang politika at naging mayor ng bayan ng Javier sa Leyte. Ayon sa kanya ay hindi daw dapat mahiyang pumasok ang isang tao sa negosyo kahit na gaano pa man ito kaliit. Lalo na kung gusto mong labanan ang kahirapan na kagaya niya noon na bagamat nang galing sa mayamang pamilya ay naligaw ng landas at nakaranas maghirap. Huwag din daw mag-aksaya ng oras at kapag nagkamali ay dapat magpatuloy lang at matuto mula dito. Ayon din sa kanya ay maraming tao daw ang may mga magagandang ideya pero ang problema ay di naman nila ginagawa. Kaya ang payo niya ay kapag inumpisahan mo, tapusin mo. At ang pinaka-importante daw sa lahat ay huwag makakalimot sa pinanggalingan at ibahagi sa iba ang mga biyaya na nakakamit mo sa buhay. Ang kwento ni Sandy Javier at ng Andox ay isang inspirasyon para sa lahat ng mga Pilipino, lalo na sa mga maliliit na negosyante na nangangarap na maiahon ang kanilang pamilya sa hirap. Mula nga sa isang maliit na stall ng lechon manok, ang Andox ay isa na ngayong institusyon na tinaguri ang pambansang lechon manok at isa sa pinakakilalang brand na minahal nating mga Pilipino. Maraming salamat sa muling pagsama hanggang sa dulo ng video natin, mga kasangkay. Ano ang masasabi nyo sa kwento ni Sandy Javier at ng Andox? Pakishare naman yung mga kwentong Andox ninyo sa comment section sa baba. Pakiclick na din yung like button kung nagustuhan nyo yung content na to. Hanggang sa susunod na video, mga kasangkay. Thank you for watching.